Everyday Things. I'm Mike. I'm May. I'm Kay. I'm Travis. And I'm Nicole. Okay, so last week was our first MDP episode, tama ba? Okay, so first. Hindi nun. Ayun, buti nanood tayo ng sarili nating show. Alam ko, hindi natin panoorin. Okay, sige, last week, anong kwento last week? Nicole, ikaw, anong kwento last week? Okay. About po yun sa one book. One book? Yeah, about yun sa Bible. Ito ba yun? Yan, tama yun. Tayo, di ba, mga estudyante tayo. Tapos ano, yung sinabi dun sa last show, yung about sa mga stories sa Bible and everyday. Kasi yung tinuturo tayo para mas ma-grow natin yung sa Christian faith natin. Yun, tama. So, timely din na yan yung topic natin last week, di ba? Learning and loving the Catholic faith. Okay? And maganda din yung episode natin ngayon about sharing the faith naman para naman natin i-apply yung mga natutunan natin, di ba? Diba? Call sa atin yun eh. Anyway, sige, in terms of sharing the faith, the Catholic faith natin, merong isang good and great model and example. Model? Sobrang passionate. Alam mo, kilala nyo sikat to eh. Sikat to. Kilala nyo to. First clue. Last Saturday, June 29, sinelebrate yung celebrity niya with St. Peter. Si, parang kilala ko yan. Alam mo, kilala ko yan. Kilala mo? Oh. Okay. Second clue muna is called the Apostle to the Gentiles. Oo na nga. Kaya, sino? Alam mo. Oo, kilala ko. Alam mo na. Sige. Si St. Paul. Yun, sinanin ko. Si St. Paul. Okay, St. Paul. Sige, pag-usapan natin si St. Paul dahil siya yung model of sharing the faith with so much passion. Okay? Si St. Paul, dati may past life siya eh. Sige. Dahil feast niya nung last Saturday, alam ko nag-research ako dyan eh. Kasi gusto ko siyang pakilala. Wait lang, may notes ako. Okay lang. Okay. Ano? Pagkakalala ko kay Paul, natin yung name is Saul. So, as in yung souls? So, hindi. Pag soul, kaluluwa. Kaluluwa yun. Soul dapat. Talagang soul call. Soul call. Yes. Soul. So, yun yung original name niya. Tapos, pinanganak siya sa Tarsus. Tapos, ang alam ko, yung tatay niya, Romans. So, may life siyang Romans. Oo, siyempre. Tatay niya yung Romans. So, Siyempre, dapat ano. Anong tawag sa sinulat ni Paul
Nagsusulat habang gali? Oo, meron nun! Yung ano-ano, hindi namin maisip. At the letter to the Galician... Okay. Galician pala. Pero totoo talaga yun. Naggalit siya habang sinusulat niya yun. Ah! Tinagalog? Parang Galician? Habang sinusulat siya yan. Sige. Bago tayo muna magpatuloy, para alam din ng mga nanonood sa atin, they can follow us, okay, on Twitter at ICanBeMDP. Okay, with the hashtags. Hashtag MDP Live. And hashtag New Evangelization. Okay, so tweet us na lang. Sige. Tweet it, may time. Alam ko, kasi ito yung, di ba, about kay St. Paul sa letters niya. Kanina nabanggit sa akin ni Travis, meron daw siyang kanta. Ito, itong pwede ko ito nung grade school eh. Kasi yung mga test, yung New Testament mismo. Siyempre, included yung mga letters ni St. Paul. So, sige, medyo wala ka sa tono. Sige, okay. Sasama ko muna yung Gospels para ano. Mayroon yung tono eh. Sige, go. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, Corinthians, Corinthians, Ephesians, Galatians, Philippians, Colossians, Thessalonians, Thessalonians, Timothy, Timothy, Titus, Philemon. Yun na! Uy! Uy! Di ba tapos ko yung mga letters? So, total, 13. Pero isa-isahin natin para makagets nila yung, para makanta nila. Yung kanta ni Travis. Sige, yung una, siyempre yung una niyang sinulat is una. First letter to Thessalonians. Pero sa order sa Bible, yung una is the book of Romans. Okay, Romans. Tapos, First and Second Corinthians. Ano sunod? Sunod, Ephesians. Ephesians. Tapos, ano sunod? Ito yung chunk mo! Ang chunk mo! Galatians. Tapos, ano sunod? Nag-dito tayo eh! Nag-dito! Philippines yun! Philippians, tapos Colossians, tapos First and Second Thessalonians, okay? Ano sunod? Yung dalawa din, Timothy. Dalawang Timothy, so 11 na. Okay, tapos Titus. Titus, and then yung last, yun na natandaan ko. Philemon. Total talaga, 13. Pero may nagsasabi na, yung Hebrews daw, Hebrew, kasama din daw sa sinulat ni Paul. Pero, totoo, hindi siya kasama. Oo, naririnig-rinig ko nga yung iba eh. Pero, hindi talaga Pauline letter yung Hebrew, okay? Sige, dahil pa na yung trivia yung pinag-uusapan natin tungkol kay Paul, pag-usapan naman natin yung buhay niya mismo. Okay? Buhay naman niya. Sa akin naman, sige, kilala natin siya. Yung conversion story ni Paul, okay, ni Saul before, makikita yun sa Bible eh. It's in... where? Saan yun? Acts chapter 9. Yun! Acts chapter 9, okay? Sige, so, sige, i-run down natin yung Acts 9, okay? Para lang medyo isang wavelength tayo. Okay, so, si Paul papunta, Saul pa pala siya nun. Si Saul, papunta siya saan? Damascus. Yun, Damascus, okay? So, on his way to Damascus, meron siyang nakitang liwanag. Tama ba? Meron siyang nakitang light doon. Tapos ano nangyari? Doon sa light na yun, ang alam ko, nakita yun ng mga kasama niya eh. So, nastruck sila with the great light. Nasilaw sila. Tapos, nung nasilaw sila, merong, dahil medyo upgraded na tayo, yung Bible, nandito eh. So, old school pa rin natin. Pero okay pa rin yan. Okay? So, nung nakita yung great light, sabi dito, Paul fell to the ground and heard a voice. Okay, so may voice. Ano sabi ng voice? Ano sabi dyan? Sa Paul. Saul. Sol. Okay, go. Sol, why do you persecute me? Why do you persecute me? Tanong ni Paul. Tapos, ang sabi,
he said, sabi ni sumugod si Paul, "Who are you, sir?" So ano sabi ni Paul? "I am Jesus." Who? Eh mali! Sumagot si Saul, oh, na "Who are you, sir?" Alam ko yung nagtanong eh. Oo, so, tapos sasagot, "Who are you, Lord?" Wait, tapos sasagot doon, "I am Jesus, whom you are persecuting." Tapos, because of that, ano nangyari? Saul, after nung sabihin na, after magpakilala na, "I am Jesus, whom you are persecuting," sabi doon, "Now get up and go into the city, and you will be told what you must do." Okay, tapos after doon, tumayo si Saul pa noon that time. So pag, ano nangyari sa kanya? Pagtayo niya? Nabulag siya. Yun, nabulag siya. Okay? So, alam mo, alokot pala ng story ni Saul, no? Kasi, bakit? Iba yung pagkatao niya, alam mo, Saul yung pangalan niya. Tapos, nung naging Paul yung name niya, nag-iba rin yung character niya. Tapos, alokot, mas malokot pa doon. Dati niya palang pinipersecute si Jesus. In a way, para. Kasi di ba parang ano si Saul, di ba sabi mo anina, he was raised by Gamaliel, di ba? Tapos he was taught the Mosaic law, the law of Moses. So dahil yun yung tinuro sa kanya, yung he was very strict in obeying the law. So kaya para sa kanya, this is what is right. So tapos si Jesus, at that time he was considered the blasphemous guy. So kasi mo nagsusunod kay Jesus, parang nauhuto, parang gano'n. So, he was correcting it. He was just want to make things right. Pero, ano, grace na ni Lord na nagpakita mismo si Lord sa kanya, di ba? So, ayun. Sige, tapos, yun. After nun, nung conversion niya, nabulag si Saul. Tapos, pinadala siya kay Ananias sa Damascus. Para si Ananias yung magbigay nung vision sa kanya. Tama yung sinabi ni May na nung Saul siya, may ba siyang buhay, di ba? Tapos nung Paul siya, nagbago yung buhay niya, di ba? So parang St. Paul, may ganun din tayo eh. Saul to Paul story. Actually, marami. Okay. One-liner lang, mabilis lang. Noon, ngayon. Nikki? Ako dati, hindi ko kailangan, yung parang naano ko sa mga tao. Tapos ngayon, parang hindi na ako natakot. Parang friendly na. Parang friendly na, okay. Travis? Ako dati, palalota lang talaga ako. Tapos, adik okay, tapos kayo, Kim. Ngayon, focus na talaga sa studies ko, pati sa pag-share ng faith natin. Yun! Ako dati, pinagmamayabang ko yung sarili ko. As in, mayabang ako, pero ngayon, mayabang pa rin ako, pero pinagmamayabang ko si Kristo. May ikaw. Ako naman dati, alam ko, noong una, matanda ako dahil sa crush ko, ganyan. Pero ngayon, matanda ako, mas sinaserve ko na si Lord. Yun, sige, kung kaya meron, ako rin meron din ako soul to pull story. Dati, yung wala lang ako, hindi rin ako yung makwento pagka, alam mo, sa group of friends, ako lang yung taga-tawa. Pero ngayon, yung I initiate yung kwentuhan na, tapos hindi na ako ganun. Pansin ko nga ngayon kayo. Actually, yung joke ko medyo intellectual. Bago na si Saul to Paul, meron siya mga napuntahang mission areas. Okay? Ano na yun? Alam ko yun. Ano yun? Sige, Asia, Minor, Asia Minor, Palestine, Cyprus, saka ano yung isa? Greece! Greece yun! Okay. Pero hindi lang limited dun. Okay, marami pa siyang napuntahan, alam ko. Ano yung privilege yun na naging Roman citizen siya? Okay? Kasi pag, di ba, Roman rule before, tapos pag Romano ka, you get access anywhere, kaya mas nakapunta siya anywhere. Tapos dahil habang nagbimission siya, may mga mission partner siya eh. Okay? Pero mission siya? Oo. Okay. Nag-mission siya. Ako na niya naging mission partner si Barnabas. Yun, si Barnabas. Kung binasa ko yung story niya. Okay. Tapos, ang second si Silas. Yun, second si Silas. Pero Barnabas pa rin siguro siyang ibang mga naging partner. No, hindi lang nakasulat. Okay, sige. Sige, dahil doon, di ba kung saan nakapunta si Paul, tapos medyo, tapos pinagbabawalan siya, di ba? Okay, pag-usapan natin ngayon yung martyrdom na niya. Okay? Martyrdom? Paano siya naging martyr? Ano yung ginawa niya? Paano siya naging martyr? Kasi di ba, tawag dito, he's spreading the faith, di ba? Tapos parang, bago yung sinasabi niya, yung kung ano yung
teachings ni Jesus na pinaso niya sa apostles, tapos yung first batch ng apostles, yung 12, na yung tinuro din nila kay Paul, tapos from there, dahil parang bagong teaching eh, parang blasphemous in a way. So, yun yung way niya to martyrdom, ganun. So, paano ba namatay si ano, si Saints Paul and Peter? Daming natin si Peter kasi kasabay yung solemnity nila sa last day. Alam ko yan. Oh, sige. Kasi alam nyo, yung mga Romans, sobrang ano yan eh, grabe yan, napakuwin yan. Lalo sa mga criminals, patay yan. Sila si Peter, nakakala nila criminals kasi di ba nga, mga blaspheme sila. Sobrang grabe nga ng Romans ano eh, parang silang ano ba, sa modern times, parang sa Dota. Kailala niya, kailala niya sa Lucifer. Alam mo yung pag dinong ka na, yung papatayin ka na, tapos papahirato ka pa. Meron pa kang sa'yo dyan. Ano? Parang si Viper din. Oh. Na nether strike ah. Tapos. Nalakasan to. Di ba? Wala. Uusin mo. Ganun mga gabi. Grabe. Ganun mga gabi ang romance. Kaya ayan, si St. Peter, binako siya, pati warik. Baliktad pare. Upside down. Oo. Grabe. Tapos si ano pa, si St. Paul, kahit Roman citizen siya, binugod siya pare. Okay, bakit? Binigod. Yung ano kay St. Peter, 'di ba, kinrucify siya upside down. Oo. Kaya siya nagpa-crucify upside down. Kasi 'di ba si Jesus kinrucify upstairs, 'di ba? Kasi sinabi doon si St. Paul, ay si Paul, St. Peter, sabi niya, "I cannot die like my master." So, baliktarin niyo ako. 'Yun, ganyan. So, baliktarin niyo ako. Pag kinrucify niyo ako, baliktarin niyo ako. Grabe. Tapos, torture talaga 'yun. Grabe 'yun. Kabaliktad ka pa eh. Tapos si St. Paul, in a way, parang privilege na Romano siya. Kasi hindi siya na-crucify. Kasi yung crucifixion before, yun yung most shameful way of dying. So, ginawa kay St. Paul, pinihead siya. Okay? Tapos nung pagputo ng ulo niya, trivia na din to. Pagputo ng ulo niya, tapos totoo din to, yung ulo niya nag-bounce 3 times. Oo, 3 times. Tapos kung saan nag-bounce yun, merong tatlong fountain na nag- Ganyan. Parang tatlong fountain na nag-emerge dun sa kung saan nag-bounce yung head niya. And in present, nandun yun. Oo, buhay pa yun hanggang ngayon. Buhay pa yun hanggang ngayon. Tapos, what's good thing about St. Paul is even to the point of ano death, he was very passionate, di ba? He was very full of zealousness, di ba? Sa pag-spread ng faith. And, sana ganun din tayo, di ba? Kaya, dapat talaga, di ba? Okay, so, ayun, magandang maging tweet ngayong gabi. How can you share your faith, di ba? Like St. Paul, with the hashtag MDP Hashtag grabe no, ang dami natin natutunan ngayong gabi na to. Okay, tungkol kay St. Paul pa lang, sobrang rich talaga ng Catholic faith and history natin. Okay, dahil pag-usapan natin misyon at buhay ni St. Paul, let's welcome the next group natin sa part din ng MDP ng show natin na to. They'll talk more about the mission right here, right now. Okay? No. Oh, yung kainis mo. Okay, so pag-usapan natin kay St. Paul. Kung paano siya nag-mission, pagsama naman natin with the next group kung paano tayo mag-mission. Okay? So, let's welcome them. Y'all already know what it is! Hi! You're still watching Modern Day Prophets. I'm Anil. I'm Sam. I'm Richard. I'm Jay. I'm Paul. Kanina pinag-usapan namin yung buhay at mission ni St. Paul. Mm-hmm. At ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? Excited ba kayo? Yes! So excited! We're about to talk about the new evangelization. New evangelization. Teka, may research ako dyan din. Ito, sabi doon, Novo Milenio Inguente. Sinabi daw yun ni Blessed John Paul II that is called for a new evangelization. Tapos, sinabi din doon na this evangelization was to breath fresh life and a renewed spirit into the world. Lalo ko daw yung mga nawala dati, nawala yung mga sarili nila at bumalik ulit sa pagiging isang Katolik. Wow! Makalalim naman yung lakas. Grabe. Ano ba, friends? Oh,
St. Paul, sobrang idol ko siya dati. Yung way niya, kinonvert siya ni Lord. Pero meron din akong dalawang idol na kaibigan niya. Si Peter at si Matthew. Talaga, bakit? Alam mo kung bakit sila idol. Pero may nabasa ako dati sa Google. Si St. Peter daw, naglaan siya 2,300 kilometers. Ang lahat! Grabe tayo, Katsaman. Naglaan siya 2,600 kilometers. 2,600 kilometers? 2,600 kilometers. And bibigyan ko rin ng konting... Dati kasi, umuwi kami ng Bicol. Sa Bicol, 500 kilometers from Manila, punta sa Bicol. Iniisip ko kung babalik-balik doon si St. Peter at St. Patrick. Sobrang hirap doon. Ito pang matindi doon. Pupunta sila doon, sasabihin lang nila sa mga taong harap nila, mahal ka nyo doon. I don't tell you. 2,600. 2,600 kilometers. Tapos naisip ko, tayo, pwede rin naman natin gawin yun eh. Diba? Nard po siya. Tapos doon siguro pumapasok yung new evangelization. Dati nakalala ko si St. Peter at si Matthew and si Paul. Wala silang mga cellphone para i-text yung mga kabarkada nila sa mga malalayong lugar na mahal ka ni Lord and everything. Pero tayo, ngayon, ang dami nating way para mag-evangelize ng mga tao. Especially maraming yung mga youth, mga katulad natin. Naisip ko, meron tayong mga cellphones. Pwede natin i-text yung mga mahal natin sa buhay, yung mga kaibigan natin sa ibang bansa, sa ibang lugar na ganito kakamahal ni Lord. And meron tayong Facebook. Sa isang simpleng status mo lang about Catholic, about Jesus Christ, ang daming taong pwede makakita. Like. Diba? Daming pwede mag-like nun. Daming pwede mag-like. And sa panahon natin ngayon, hindi mahirap mag-evangelize. Lalo-lalo ng social media. Para naman siya kasi, ano ang yung evangelization? Well, guys, dahil marketing student ako, isa sa mga... Marketing! Marketing! Hindi nila talaga yung marketing. Simple lang talaga. Let's say, may isang brand, sobrang sikat na. So dahil sobrang sikat na, kailangan ng brand mag-find ng ways para maka-target naman ng ibang market. Feeling ko ganun yung evangelization para sa akin. Dahil yung Catholic Church, sobrang kilalang-kilala na siya. Dapat, mag-target, mag-open up naman siya ng bagong target, ng bagong market para i-target. Kaya, di ba, kagaya nga sinabi mo, Richard, na yung mga cellphone, mga technology, ganyan. Sino-sino ba, mostly kung magagalit, hindi tayo mga kailangan, di ba? So, hindi ko, yun yung evangelization na yan, it empowers us to use methods na talagang pasok sa mga kabataan, sa lahat ng tao. Tama yun, Kuya Sid. Alam mo, may nais pa ko bigla din. Parang... paano makapag-evangelize ng ibang tao. Ako naman, passion ko kasi yung sumayaw. Yo! Okay. Hindi, passion ko yung pagsayaw. Parang, through dancing, mas na-express ko yung sarili ko. Kasi hindi ko din naiintindihan na sa pagsayaw ko pala, parang doon nakaka-evangelize din ako ng ibang tao. Parang, dati, sumasayaw ako na parang wow, ang galing-galing ko, sumasayaw ako, nagpo-concert kami, ganyan. Pero nito na-realize ko na sabi ko, ay, kaya pala ako magaling sumayaw is dahil magaling yung Diyos sa buhay. Yun! Tapos, tuwing mga sumasayaw ko, parang nakakatuwa lang na ngayon, pagbaba ko ng stage, ganyan. Parang sinasabi nila, ate, ang galing-galing mong sumayaw. Parang ganyan, parang gusto ko din mo ba, pwede ka rin mo magaling sumayaw, diga? Parang doon mas na lalaman ng ibang tao na they can use their talents para ma-express at para ma-evangelize yung maraming kabataan pa. Tama yan. Yes. Speaking of dancing. No! Wait, dancer ka ba? Ano bang ano? Pero ang passion ko, music. Yo! Doon! Sample! Yun! Yung evangelization, totoo talaga yun. Maraming kabataan ngayon yung hilig yung musika. Pero ako, personally, pag napahawak nyo ako ng gitara, it's not secular song yung tutugtugin ko. It's more on worship song. Okay? Kaya yung ibang mga klase ko, mga kaibigan ko nagtatanong sa akin, ano yung tinutugtog mo? Ano yung kinakanta mo? Parang mas na-encourage sila na magtanong. Pero ang lagi kong sinasabi sa kanila, musika to ng pagmamahal.
para sa Diyos. Kaya one way kung paano ma-evangelize or may credits yung ibang tao to know more about their faith, and especially si God, through music. Pwede mo ba kaming sample? Pero kung may mga kanta ka dyan na pwede mong i-share sa mga viewers natin yun na... Oh my God! For example, The Way to Move na ng Switch Food. Yun. Oh, yun. Ano yung pantay? Sabay ka sa... Ah, sige. The Way to Move. The Way to Move. Parang nga lang si Jay. What will happen? Yun. Today, what will happen? So... Ano yung ibig sabihin? Kung ano tayo na mag-move na kabataan niyo, to not just simply evangelize all of the people in this world, but simply to create change and difference, di ba? Para yung path na tatahakin natin patungo kay Lord, sama-sama tayo. Moving God's word, hindi lang yan through passion and through me there. Kasi ako ngayon, working na, kahit medyo mukhang 13 lang ako. Naka 1 million viewers tayo, pa-pizza tayo. Yeah! Pero balik na tayo. Wait lang, may pro-promote ako. Ano? Okay, follow us on Twitter. I can be MDP, hashtag MDPLive, hashtag YouEvangelization. Yan, so, nababalik na. Hindi ko mag 1 million na tayo dahil. Pero sa'yo, continue mo. So, yung move to share God's love, hindi lang yan sa true passion and true need eh. Kasi, it fits you wherever and whenever you are. Yes. And whoever you are. Ako, as a working young individual, I bring Christ through my workplace. Praise God. Ginagawa ko, I arrive an hour before my work and I do my prayer time there and I let people see me do my prayer time. So, through simple things like that, new evangelization yun. If you conquer the morning, you conquer the day. And if you conquer the workplace, you conquer the world. Boom! Yeah! Galing. Yung tayo eh. Galing. Totoo, naging personal sa atin yung new evangelization. Uh-huh. Pero guys, let me tell you, in a simple way, we can also evangelize other people. Like for example, pagsakay mo ng jeep, yung paharap mo, malungkot. Yung simple ngitian mo siya, mahirap bang gawin yun? Diba? So parang ibig sabihin na doon, ipakita mo na yung buhay masaya. Yes. Like for example, sa mga kaklase mo, walang-wala rin, ganun-ganun. Pero yung masabi mo na, my friend, I don't have much. Pero sana makatulong to kahit pa paano. Diba? Yes. Kaya ba, meron pa kayong isi-share na simple way kung paano natin ma-evangelize yung mga kabataan, yung mga tao sa paligid natin. Siguro, James, maraming mga viewers na puro estudyante. Mm-hmm. Burden ng mga estudyante ngayon yung pagbabasa ng reading, talaga mag-aral as a total package. Well, sa tingin ko, ang new evangelization, more than, yun nga, more than being just happy, ganyan-ganyan, dapat through our, kagaya ng sample, through our work, and as students, by studying, pag nag-aral tayo ng mabuti, pag in-over natin kay Lord yung ginagawa natin, pag in-over natin kay Lord yung hirap na pinagdadaanan natin bilang estudyante, yun ang bagong new evangelization. Kasi pag nakikita tayo ng mga klase natin na talaga nag-effort tayo, i-offer natin kay Lord yung mga ginagawa natin. Feeling ko, pati sila ma-inspire na i-offer din yung mga ginagawa nila para kay Lord. Diba? May naalala dun ako din. Kumoy! Alam mo dati. May naisip na lang ako. Dati kasi, pag kumakain kami, syempre college, ganyan, tapos kakain kami sa canteen, syempre ang daming tao. Tapos parang ako, pag kakain ako, nagdadasal ako mag-isa. Di parang, tapos naisip ko sa kong awkward, ako lang nagdadasal. Tapos parang, one time, naisip ko na iyayain yung mga kabarkada. So, uy, dasal tayo bago tayo kumain. Tapos, parang simula nun, kahit hindi ka na kami ngayon magkakasabay kumain, napapalitaan ko na lang na nagdadasal na rin daw pala sila bago kumain. Tapos parang, tumutuwa ko na parang, in a simple way, na pagdadasal kong dati sa akin lang, pati sila, pwede rin naman pala nilang magawa. Ako, mahilig akong maglaro ng basketball. Sa area namin. Tapos every time na maglalaro kami ng basketball, hindi kami nahihiyang magdasal bago maglaro. Nagdadasal kami para hindi kami masaktan, ma-injured, pero isa rin yun sa pagpapakita namin kay Lord ng pagmamahal namin sa kanya. And hindi kami nahihiyang na kahit maraming tao yung nanonood sa amin na nagdadasal kami mga brothers pa ito. Tatanga ngayon ng tao, minsan naisip ko, ano mga naisip nito mga tao? Minsan naisip ko, mga tao na ito? Pero, di
magpapapigil din sa akin para maparang sa buhay ko yung pagbubuhay. Yes! Tama ko lang, bro. At alam niyo guys, sa lahat ng mga sinabi natin at sa pag-define natin ng new evangelization, katulad ni St. Paul, sa buhay at mission, hindi naman, totoo, tama naman yung sabi ni Richard. Meron mga ibang tao na tatawanan ka, yung pag-inisipan ka na parang ang baliw, gano'n. Pero sa new evangelization, katulad ni St. Paul again and again, sa buhay at mission niya, nag-suffer din siya. Maraming beses siya nahirapan, nasaktan, imposible talaga may mga ibang tao na hindi siya natanggap. Pero naniniwala lang ako na si St. Paul talaga, isa siyang model sa ating mga kabataan kung paano natin may evangelize yung mga tao sa paligid natin. And isa lang siguro yung masasabi ko, guys, na habang nagsaserve tayo kay Lord, habang nabubuhay tayo patungo sa Kanya, wala tayong ibang rason na maahanap para hindi natin may pagsigawan sa mundong to kung gano'ng naging tagaling ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tama! Amen! Agree ba, Lord? Yes, agree. Guys, maraming salamat sa time natin na makapag-discuss about the evangelization. And yes. Para tapusin natin ng strong to discussion na to, let's have our closing prayer. Okay lang, Paul, i-leave mo. Okay, let's go. Before our Lord, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord, we praise you and we thank you for just allowing us to learn new things, to learn about our faith. We thank you for teaching us that we can share the good news whenever and wherever, O Lord God. And through all our learnings, Lord, may we be inspired to imitate these things and to continue on sharing you saan man, Lord, sa mundong ito. And may you just empower us, give us the confidence, and just continue to inspire us, Lord, with your love. At the end of the day, Lord, we lay everything to you. In Jesus' name we pray. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Once again, this is Modern Day Prophets, the show which sees the truth in everyday things. Bye!